chicken. Chicken 65? Well, that's chicken 66. Abiyat Hagbaba. Aswad Hag Sultan. Gulihai India. Namaste. Ayan guys, pupunta na kami sa dessert ngayong araw. At sana samahan nyo kami sa aming paglalakbay sa disyerto. So, I hope you guys enjoy and stay tuned hanggang matapos ang aking kasama ko nga pala ang aking employer dyan at ang aking mga co-workers. So, maya-maya guys, makikita mo sila at tingnan nyo lang kasi kung ano yung itsura ng disyerto dito sa Saudi Arabia. Ayan guys, nakarating na nga kami. Ayan, ganyan yung mukha ng disyerto dito sa Saudi. Wala talaga kayong makikita ng puno kasi nga disyerto. Hindi siya nabubuhay. Pati mga tao dito pag itirik, di nabubuhay. Patay talaga. Ayan. O, diba? Ganyan yung mga bahay-bahay dito pag pumupunta, pag winter. Yes, ayan. Yung mga kasama ko may pinupokpok. Naglalagay sila ng parang gate, parang hindi makapasok yung mga camel at masira yung mga cars nila. At ayan yung kasama ko na si Bandar from India. Yan yung cook ng mga kalalakihan pag nasa disyerto. Ayan. Nagluluto siya ng chicken at saka nagluluto din siya ng karuf kung sa Arabic. Pero sa atin is tupa. Yan, nakakakain na ako ng tupa guys kasi nakarating na ako din eh. Yan. Ano yan siya, mabait yan siya. Hindi nyo na siya pwede i-mine kasi nga may ari na ng kanyang puso. So, ayan yung laham guys, yung karof or tupa na tinatawag kasi gagawa siyang kabsa. Yung niluto niya na isa, i-separate yun kasi chicken yun, para yun sa aming lahat ng mga trabahador. So guys, kung napapansin nyo, ganyan yung kusina niya kasi nasa disyerto siya, pero pag nasa bahay naman siya, maganda naman yung kusina nila. So ayan, nakikulit ako sa kanya dyan at ayan pa yun si Yasin, isa din siyang trabahador na Bengali from Bangladesh. Puro yan sila mga mababait guys. Mga 4 years ko na din yan sila nakakasama kasi nga 4 years na ako hindi nakaka-uwi. Salamat! Yan si Bandar is nakauwi na yan siya pero nakabalik. Ayan si Abbas. Hi. From India din. Oh, Shufi! Muslim siya. Si Bandar is Hindus. Namaste. Parang yan sila mababait guys. Siyagarte? Iba-iba yung mga ano nila. Lihiyan pero nagkakasundo kasi nga tayo kami mga trabahador. Kami lang din magtuturuan. So ayan na. Gumagawa na ako ng aming pagkain ni ate na ang national food ng mga OFW sa ibang bansa is noodles or indomie kung tawagin dito. So, mag-prepare yung aking sarili na gumawa ng indomie para mabusog kami. Mga unhealthy food yung kinakain namin yung araw na yan kasi nga nasa disyerto kami, wala kaming choice. Eh, ala nga naman magutom, di ba? Mas maigi na yung kumain kami indomie. So, ayan na. Yan. Ganyan lang. Yan. Guys, kausap niyo dyan ang aming driver
Nagkukwentuhan sila dyan. Hindi ko mag-gets kasi nagsasalita sila ng Hindi. So, yun na nga. Ayan, hindi pa siya tapos magluto. Malinis tingnan yung ano, yung video. Malinis siya tingnan, pero so personal talaga pa. Medyo, ano, kasi nga nasa jungle kami. Kalagitnaan mo naman ang deserto. Nagluto siya ng chicken. Chicken 69. Ay, hindi pala. Chicken 65. Para sa aming lahat. So, ayan. Halo-halo mix. At, magkagawan ako ng ano sa aking Indomie. Para sa aming ate. Kasi gutom na gutom kami dyan. Wala pa naman kain. Nagmamalag sa amo. Para makita niya ng iyong lover-lover. So, buhos lang te. Ayan, ibuhos mo ang inyong sama ng loob. Ayan. So, guys, at sana nag-enjoy kayo dyan sa panonood ng aking adventure na sa disyerto. It's one day lang naman. Umuwi lang din naman kami pagkahapon. Kaya, ganun ang nangyari. Ayan. Buhos lang te. Sige pa. Kaya mo. So, ayun guys, paluto na ang aking noodles. So, kailangan ko na siyang ihain. Ayan, mainit siya. Ayan, perfect. Ayan. Oh, may natapon. Pero di na pwedeng kunin. Ayan. Pag nasa jungle ka talaga, matututunan mo yung mga pangsundalo na ano. Magagamit natin yung ating mga technique. Kasi, no choice ka. Kailangan mong mabuhay, te. Kaya, tiis-tiis. Pag abroad ka, lahat naranasan mo. Tiyaga-tiyaga lang talaga sa abroad. Magtiyaga kang magutom, mag-delay yung food, magtiyaga kang hindi makaligo. Kasi nga, nasa kalitnaan ka ng disyerto. Yung tubig niya is, Tinatansya lang. Kasi pag naubos, bili-bili naman doon sa malayo. Ayan. Yan yung mga bahay, guys. Ayan si ate kasama ko. Ayan. Nagpicture-picture kami dyan kasi wala kaming bantay. Ayun. Lilipad na si ate. Diba? Sana nag-enjoy naman kayo. Ayan. May mga camel kami. Ayan. Yan yung ano cook namin. Yan, si Madam. Si Madam the Second. Ganda ng camel, guys. Kaso, di ka pwedeng lumapit kasi baka yayakapin kanila ng bonggang-bongga. Iba pa naman pag sila yung yumaka paag ginagamit. Nagpa-parade sila kasi kakalipat lang. Ayan, di ba? Maganda yung view. Kahit na wala kang puno na may kita, pero may view. Sana all. That's all for today. Thank you for watching.